Yan, hello mga kakampi. Ano na naman tayo, second day na ngayon ng pagpunta namin dito sa isla. So, abangan nyo kung ano mga ipapakita namin at kung ano mga gagawin namin ngayong araw. So, abang lang kayo guys. Sana magustuhan nyo yung gagawin kong vlog ngayong araw. Good morning guys, kagigising ko lang siguro mga 8. Yan, ikot-ikot muna tayo dito. Yan, mapapansin nyo, ang daming halaman dito. Yan, tanim ni Ate Dayan, yung mga halaman. So ikot muna tayo. Tara. Ano man sabi mo dyan, Tom? Wala. Giniagawa mo? Yan, habang nag-ikot-ikot kami ni Tomas, ayan, may manok pa nga. Punta tayo. Ayan, yung panghalo sa munggo, yung ampalaya, dahon ng ampalaya. Yan, meron din silang tanim na ano, na talong. Tapos yan, sige, lahat pa tayo. Punta tayo doon. Yan. Ay, ano to, Tom? Ano yan? Anong tawag dyan? Palatok. Palatok daw ang tawag dyan. Kinakain yun? Ah, okay. Sige, tignan natin yung palatok daw, sabi ni Tom. Siya kasi ang kasama ko mag-vlog. So, kinakain daw yung palatok na yun. Pero di ba lang. Ayan, may kamatis. May kamatis pa nga. Tignan natin. Ayan, yan. Isa sa mga masarap na gulay dito. Gusto ko yan. Anong tawag doon? Lubi-lubi. Oh, yun. Lubi-lubi daw tawag doon. Ang sarap nun gataan. Sige, punta tayo. Mapapansin yung papunta kami doon sa ano. Yan, dyan sila naliligo. Parang bomba siya. Bomba na yung poso. Poso negro. Yan, si Ate Dayan naliligo pa nga. Sige, ligo. Yan, binumbahan na ng ano, ng anak niya. Kaya ikot muna tayo dito. Tignan natin kung ano pang mga makikita natin dito. Yan, mapapansin nyo, sobrang ganda talaga ng tanawin dito. Kung gusto mo mag-refresh dito lang. O yan, kumukuha na si Ate Dayan ng ano, ng laing. Yan ang gugulayin namin ni mamaya. Namin, nakiamin kahit di naman. Okay, tignan, panoorin nyo lang kung paano siya gulayin. Tsaka i-bibidyo ko na lang din. Ayan, ang daming laing. Yan, tapos pag nalasing kayo, alam mo yung talbos niyan, ayan. So, pwede siya, lagyan mo lang ng mainit na tubig. Ay, hindi, kakulaan mo, tapos may kalamansi. Tanggal lang talaga yung hangover mo. Tara, lakad ulit tayo. Ayan, may saging. Ang daming bunga ng saging dito. Yun. May baka pa nga. Baka ba yun, Tom? Mapansin mo, mayan, may mga saging talaga. Sobrang dami. Yan. Sige, gulatin natin si Mama Tita. Kung marik mag tayo mag-video. Ayan, isa sa mga nanay-nanayan ko yan dito, si Mama Tita. Napakabait ng tao niya. Tara guys, tingnan natin yung ano, kung paano lutuin yung ay gawin ang laing. Ayan, syempre, yung ginagawa ngayon natin ay nakikipag-chismisan. Ayan, dal-dal pa. Nakikipag-chismisan siya habang ano, alam nyo ba guys, ang sabi niya dapat daw maganda siya sa ano, sa video. So, tingnan natin yung result kung maganda ba talaga. Oh, no! Yung una niyang ginagawa guys, binabalatan niya yung ano, yung laing, yung tangkay ng laing, para di ko alam kung bakit tinatanggal yun. Di ko din alam ang purpose bakit tinatanggal yun. Yun, hinihiwalay niya yung dahon sa tangkay ng ano, ng laing. Giniagawa mo? Yun, ano tinatanong mo? Sige, bilisan mo. Ayan. Babalatan niya na yung ano, yung tangkay ng ano, ng laing para malinisan na. Ah, okay, ganyan talaga ang pag ano, pagluto. Yan, kunwari nakikitulong, wala namang silbi. Malis ka nga dyan. Wala ka namang silbi. Kunwari, tutulong pero hindi naman. Yun. Malis ka na dyan. Alis. O, yun. Buti na lang umalis siya. So, ayan. Tawang-tawa si Ate Dayan kasi umalis ako doon. Wala daw akong silbi. Hindi mo lang ako nakatulong kung anong gagawin doon sa mga ano, sa mga lain. Yan. Binabalatan niya talaga ng ano. Binabalatan niya ng todo ang tangkay ng laing.
mamaya makikita din natin kung paano din gawin o paano din hiwain yung dahon ng ng laing. For sure ang sarap niyan. Sabi niya ang sarap daw niyan at gaganahan daw siya magluto kasi ano, kasi may video daw. So tignan natin mamaya. Ayan, kunwari interviewin natin siya. Anong masasabi mo? No. Ayan, pinaglaruan siya nang hindi niya nalalaman. Sige. Seryoso kasi. Ano masasabi mo, Ate Dayan? Naku, wala talaga siyang pakialam. So, ayan, tuloy pa rin siya sa paglinis ng tangkay. Kaya, antay natin yung pagdating sa dahon na naman. So, ayan na. Yun, andyan. Dumating pala si yung isa din sa pinakamabait nilang kapitbahay. Si Tia Tess, kung tawagin namin dito. Ang bait niyan sa ang sipag-sipag. So, sabi natin ayan, tulungan daw siya mag-iwa ng laing. Tulungan siya mag-ulat. Ganyan pala ang ginagawa nila para mahiwa yung laing. Yan, pakulit pa, tida yan, tsaka tapis. Oh, no! Yan, so ayan guys, mas maganda talaga mamuhay dito sa probinsya kasi tawag nito, lahat libre. Tingnan mo yung laing, kinuha lang namin dyan sa tabi-tabi. Tapos yung nyug, dyan lang din. Pero, mahirap din kasi syempre, tulad ng pagbinabagyo, sila talaga ang most affected. Tulad nung bagyong Rolly ba yun? O Ulysses, di ko lang matandaan. Yung isla na to talaga ang tinamaan. So, ganito na lang. Ang masasabi mo sa gulay? Masarap ba magulay, mama mo? Masarap. Si Chantis ba masarap magulay? Okay. Yun, ang galing. And, ngayon guys, kuha kami ng panghalo sa laing. Yung tanglad or lemongrass. Para mas malasa yung lulutuin naming gulay. Yan. Diba, pati lemongrass nasa tabi-tabi lang, kukuha lang. Ay, actually guys, tanim nila yon. Yan, sili. Kailangan din natin lagyan ng sili. Siyempre, taga-Bicol sila. Mas talaga sa pagdating sa sili. Ayan, may okra pa. Tara na guys. Yan, kinuha na ni Ate Dayan yung kudkuran. Guys, sundan lang natin si Ate Dayan. Titingin tayo kung paano lutuin yung laing. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. And guys, habang nagpapahinga si Chatis kanina, kinuha na natin ng video. Ayan si Ate Dayan, inayos na yung panlagay niya sa laing, yung lemongrass. Meron ding bawang, tsaka sibuyas. Si Tomas bumili ng tinapa, tsaka kinuha niya na yung nyog. Tinutulungan niya talaga ang nanay niya. Sana all mabait. Mabait ka ba, Tom? Mabait ka ba? Ha? Oo. Yun. Si Ate Dayan, nilalagay niya na sa kawali lahat ng mga sangkap ng laing. Meron din tinapa. Yung binili ni Tomas. Yun, si Ate. Siya na talaga ang nagkayod ng nyog. Ang galing niya magkayod ng nyog. Tsaka, ang bilis. Yan naman kasi yung pipigain pa yan ang lagay doon sa laing. Pakit pa nga si Tia Tess. Hawin ng kakayod. Ayan. Thank you Tia Tess sa pagkayod. Ayan na. Nilalagay na ni Ate Dayan yung gata. Pipigain niya na muna yung nyog kanina na kinayod ni Tia Tess. Actually guys, dalawang piga yung ginawa niya. Yung una, yun yung ilalagay pang huli. Tapos yung pangalawang piga, yun ang unang ilalagay. Yan guys, kung makikita nyo, yan, itatabi muna yan. Na tawag niyan, coconut milk. Tatabi niya muna yan. Kasi pipiga ulit siya ng panibago para yun muna ang ipanluluto niya sa laing. Sige, piga, tida yan. Yun, nilagay niya na yung pangalawang piga dun sa kawali. Siyempre, ilalagay niya na din yung laing. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Cute undo si Mama. Yun, sabi ng anak niya, pakit ka daw, tida yan, sabi ni Tom.
Ayan guys, lulutuin na ni Ate Dayan. Yung, alam nyo guys, yung kagandahan dito ng ano, yung lutuan, kahoy lang, free lang talaga. Yan, pati yung pang, ano tawag doon, Tomas? Pang ano yun? Yan o. Sulupin. Pang ano yun? Pang amak. Pang amak daw. Ano ba yan? Kala ko ba naman libre yung kahoy dito, pero bakit walang ano? Makikita nyo guys, si Tomas, tinutulungan niya mama niya, sabi ni Tomas. Okay. Nauna ako maglalinan. So ayan, gutom na daw si Tomas, kaya pala binabantayan niya na yung nanay niya sa pagluluto ng ano, ng laing. Tomas, kumakain ka ba ng laing? Oo. Anong lasa ng laing? Masarap. Sige. Ayan, sige, halo kita yan. Ayan, nilagay niya na yung ano, yung pangalawang gata. 5 minutes later. Ayan guys, luto na yung ano, yung laing. Tara, kain na. Ayan, may kanin na, may ulam na. Ano pa inaantay, kain na. Ayan, nagutom nga si Ate Dayan, kakaluto. Ate si Junior. Nagutom din. Tumas, ba't nagtatago ka dyan? Naiiyak ako. So ayan guys, ito na yung day 2, part 2. Kanina kasi umaga eh. After namin mag-lunch, ito na yung ginawa namin. Mag-iikot-ikot kami. Kung mapapansin nyo yung dinaanan ko ngayon, yun pa rin. Pero pupunta tayo dun sa ano, sa magaganda, mas maganda pang tanawin. Di ba Tom? Oo. Yan, kasama namin. Sino kasama natin? Si Daddy. Naka, may pa-daddy ka pa. Yan. Lahat ng nakikita nyo yan, hindi sa amin yan. Sa'yo ba yan, Tom? Hindi. Kanina yan? Sa... Kanila? Oh, no! Sa kanila pala yan. So yun guys, papunta tayo ngayon sa isang lugar kung saan makikita natin yung ano, yung view ng dagat. And papuntang ano yan? Papuntang yung pinapaliguan, Tom, saan yun? Dinagsaan. Yung papuntang Dinagsaan. At kung may pagkakataon na papuntahan ko yung Dinagsaan, nakikita nyo yun kung ano ang meron doon at kung gaano kaganda ang lugar. Yung nakikita nyo ngayon, dyan kami dumaong nung umuwi kami dito. So, ayan si ano, Kuya Dong tsaka si Tomas. Di ba Tomas? Kayo yan? Yan. So ngayon, pupunta na tayo doon. Parang may nakikita na ako na ano, yung parang madaming bato. So doon tayo pupunta. Antayin nyo lang guys. Yan na naman yung magtatay. Ano kaya hinahanap yan? Ano hinahanap nyo to? Wala. So, ayan guys yung sinasabi ko sa inyo na magandang tanawin. Kitang-kita talaga yung dagat. Kung mainit lang, kulay blue yan kasi umulan lang kasi ngayon eh, medyo maulan. Kaya hindi masyadong makita yung kulay ng dagat. So ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung parang madaming bato, yun ang pupuntahan namin. Medyo malayo lang kaya lakad lang yung lakad. Pagod ka na ba Tom? Hindi. Ayan, di pa para pagod si Tomas. Sige, lakad pa tayo ng lakad. Mararating din natin yan. Nakikita ko na eh. Kunting tiis na lang. Ayan na. Ayan, nakita tayo sa ano? Sa may bato. Ayan. Lahat na yan nakikita nyo kay Kuya Dong daw yan. Ay, hindi pala. Sa inyo ba yan, Tom? Hindi. Kanina yan? Hindi pa rin, sa kanila pa rin. Kanila pa rin. Mm. Sumisili pa nga. Giniago ba? May pa-kit-kit pa. Sino may pa-kit-kit pa? Daddy. Anong pakilan ng daddy mo? Pa-cute. Si pa-cute pa lang pangalan ng tatay mo. So yan guys, tingnan nyo, ikot ko yan. Yung ano, sobrang ganda niya. Parang hindi ka talaga mapapagod na maglakad kung ganyan din naman ang makikita mo. Ayan, nag-picture pa nga siya. Wow! Hindi, walang kasawa ang picture. Pero hindi naman nakakasawa talaga.
Ayan yung dalawa, yung magtatay. Sabi sa akin, dadalhin daw sa ano. Ibebenta daw nila yung bato na yan. Giniagawa? Magkano mabenta nyo dyan, Tom? 30k. 30k lang, tas ganyan? Kung nagagalit na yung tatay mo, bilisan mo na daw. Ano, kaya ba? Kaya. Hindi mo nga nabuhat eh. Sumuko din. So, ibig sabihin, knockout. Tama ba? Knockout. So, ayan guys, uwi na kami kasi parang medyo magdidilim na. Ayan, nabutang kami ng ano, ng gabi kakalakad. Pero, enjoy naman. Wala talagang pagod kung ganyan din talaga makikita. Ayan, yung magtatay na naman, gumagawa na naman ng kalokohan, lalo na yan. Bumunot, ay hihilayin pa naman ang kable ng kuryente. Dating talaga sa kalokohan, ang daming alam. So ayan guys, pauwi na kami. Pero sa daan may mga ipapakita pa rin ako sa inyo. Pati ba naman aso, ayan, napag-diskitahan pa rin. Ayan, natakot siya, papasok na sa bahay niya. Kung sa Maynila, maliit ang bahay ng aso dyan, sobrang laki. Parang bungalow pa. Yan, sa daan may nakita akong parang ganyan. Damo lang daw yan eh. Pero ganyan yung ano, yung bulaklak niya. Sobrang ganda niya. Papansin nyo yan. Poko siya. Sabihin nyo sa akin kung anong klase yung bulaklak yan. Ang dami niya. Parang yung damo, parang yan na dito eh. Yan, daming saging. Tanim. Yung tinayuan na Tomas, ano daw yan eh, saluyot. Yan, sa mga plantito tsaka plantitas, ayan na. Mag-enjoy kayo, panoorin yung mga halaman. Guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Bye-bye!